lead us on ano, prayer po. Sige, Pastor. Marinig niyo po? Apo, loud and clear. Sige, Heavenly Father, we come to you in the name of Jesus Christ, giving you praise and thanks, O God, for this time together, Lord, to be with you. As we study your word, as we listen to your word, as we experience your word during this special time with you and with one another. We pray, Lord, that your Holy Spirit be with us, O God, and prepare our hearts and our minds together so that we will be able to receive the best that you have kept in store for us tonight. Anoint, Lord, everything that our pastor, O God, will be giving forth to us so that everything will be perfectly heard, received, and participated in the name of Jesus Christ. Bless and anoint everything that we do and say tonight. In the name of Jesus Christ, we commit ourselves to you. Amen. Thank you. Amen. Hi, Tita. Hi, beautiful. Ipamakin po nasa ano ah, nasa Mister. Nasa BS kagabi ah. Oh, ano yung BS? Ah, Bible study. Ah, pamangkin mo yun? Pamangkin mo si John Serafin. Ano yun? Serafin na ba yun? Serafin. Pamangkin mo yun? Hindi, yeah, pamangkin mo, di ba? Huh? Sabi niya, pamangkin mo raw eh. Sino? Si John. Hindi ah. Si John. Ah, oh, si John. Ang pamangkin ko. Si John Bugayo? John Bugayo. Hindi, John Serafin. Oh, John Serafin. Okay, let's start. Sa panahon po ngayon, isa yata sa pinaka high price commodity ay ang joy. Eh kahit pinakamayaman nata sa mundo, eh hirap na hirap bilhin yung joy. Hindi ito yung joy na isang patak tapos ang sangkatutak. Yung joy na hindi ito yung joy na sabon. Pero yung joy na galak sa puso. Magkaiba daw yung happy at saka joy. Yung happy is, well, I'm happy, I ate ice cream today. Parang mababang pasit. Pero yung joy ay yung tipong, yung joy na galak na tipong nararamdaman mo kapag ka nakita mong pinanganak yung isang baby or nabago yung buhay ng isang tao. So, pag-aralan natin ngayong gabi, yung joy of being a Christian. Meron bang joy? May kanta nga nung araw na, ano yun? Joy. Joy in my heart. Down in my heart. Okay, so. Joy. His love to me is so. My sins are all forgiven. I'm on my way to heaven. My heart is bubbling over with the joy. Abisado pa ni Tita. Okay, let's read our verse for tonight. Come here, Brielle. Read the verse to me. For us, the foxes, the little foxes that ruin the vineyards are vineyards that are in bloom. Hmm. Song of Solomon 2 verse 15 NIRV. Thank you. NIRV. So, sabi dito, catch for us the foxes, the little foxes that ruin the vineyards are vineyards that are in bloom. Yes, it's it. In Filipino setting, wala naman tayong foxes eh, di ba? Pero meron tayong mga asong gala, pusang gala, daga, minsan kambing. Yun yung mga kumakain ng mga halaman natin. Eh, si Tita, madaming halaman yan eh. I'm sure. Naka-experience siguro. Sa kay Tita naman, mga squirrel naman ang mga naggugulo, ano po? Or mga... Squirrel at saka... Bunnies. Gopher.
A squirrel at saka gopher. Yeah. Gopher pastor. Mga big rats. Sabi dito eh, ulihin daw yung mga foxes, mga little foxes na sumisira doon sa vineyards, doon sa pananim. Alamin natin ano yung ibig sabihin dito ni Solomon. Magandang gabi po, Sister Elvie. Hello po. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, Sister Elvie. Good evening po. Sorry. Pinag-usapan po namin, Sister, ano, yung Song of Solomon, chapter 2, verse 15. Sabi dito, catch for us the foxes, the little foxes that ruin the vineyards, our vineyards that are in bloom. We're talking about joy, joy in our walk with Christ. So, sabi nga namin, pinag-usapan natin, sa atin naman, wala namang vineyard. Meron na ngayon, pero ibig sabihin, hindi to common. Ang common natin eh, mga tipong kulayan, mga tipong, ano ba mga common sa atin? Mga patola, mga ampalaya, or kamatisan, mga ganun mga pananim sa atin eh. Okrahan, mga ganun. So, ang mga kadalasan... Malunggay, kamote. Malunggay. Mga kadalasan, mga kadalasan ng gugulo doon ay mga asong gala, pusang gala, mga daga, or kaya kambing, kinakain yung halaman mo. So, kumbaga... Uso na rin, Pastor, uso na din yung kinukuha ng kapitbahay yun. Ayun, yun ang mahirap. Kapitbahay na gala. Kapitbahay na mahirap. Malikot minsan yun ang problema. Malikot ang matalino kasi yung mga yun. So, kapitbahay. Basahin muna natin. Kapitbahay. Ayan, Sister Lelen, can you read the first slide? Nasaan ba? Tingnan niya. Everyone has opportunity to get upset and be frustrated every single day. Sometimes it's the little things. We can find a car keys, somebody was rude, or what should have taken an hour ends up taking 4 hours. Mm-hmm. Experience ba natin to? Na minsan yeah. Tayo na every single day. Lalo na siguro sa panahon ng pandemic, mas nadoble yung frustrations ng mga tao. Pero sa mga common days lang, eh, sa mga ordinary days lang, minsan hindi natin makita yung susi. Ayan, yung asawa ko. Madalas hindi niya makita yung susi. Napit ka dito. Tapos, yung ibang tao minsan, rude sa atin. Di ba? Or yung ba, yung traffic, eh, minsan, eh, dapat 1 hour lang papunta sa isang lugar, eh, napakatagal. So, nafufrustrate tayo. Nararab daw yung ating joy. Ayan. Si Sir LV, kindly read po. Alin po dyan? Lahat po yan. Yung nasa unexpected things happen and now you are frustrated and all bent out of shape. There will always be something that can sour your day, but if you are going to live in victory, you must maintain the right approach. Mm-hmm. Give us example po, anybody, no, na somehow nakakapagpaasim ng araw niyo. Oh, yung boss. Boss. Yung boss. Yung boss eh, kita mo lang, maasim na araw mo eh. Depende naman sa boss. Depende sa boss. Ako'y swerte sa boss. Sister LB, mabait yung boss niya, oh. Oo, oh, andyan lang siya, oh, kumakain, nandito ako. Oh. Diba? Hindi siya pinabantayan. Yeah. Basta pakikinggan lang siya, mabait. Minsan yung mga kapitbahay nating antibiotic, o kaya minsan yung mga kamag-anak natin na naalala tayo kapag may kailangan. So anyway, sabi dito, nabasa ni Sister Elvie, there will always be something that can sour your day. But if you are going to live in victory, you must maintain the right approach. Ano ba yung right approach? Tsaka ba't kailangan natin mabuhay in victory? No? Kasi we were called by God to be undefeated, to live, kumbaga,
to live in victory kasi we have a victorious God. Madami sa buhay ngayon, sa mundo ngayon, alam niyo yung pa-victim, buhay nila, gusto nila mabuhay sa, lagi ang role nila, gusto nila biktima sila kesa to live victoriously. No? Example lang for victim, halimbawa, napapanood niyo naman yung mga wawawi, mga ikulaga, mga... Kinakawawa. Oo, basta anytime natatanungin sila, kamusta po kayo? Ito nga po parang laging victim, parang di nga po kami kumakain eh. Baga parang alam yun. Or sometimes, minsan, subukan yung kamustahin yung mga tao minsan na matagal yun hindi nakikita. Ganon din yung sagot. Kumbaga, parang lagi silang victim, lagi silang hindi ko sinasabi na hindi mahirap ang buhay, pero yung outlook kasi, hindi kailangan na maraming pera para to live victoriously. Do you agree with that? Yes. Mm-hmm. Amen. Okay, si Tita Fe, kindly read po. Pastor. Apo, kindly read po. Hindi niya ata. Wala mo na. No. Ay, hindi niyo po makita. Si Mini na lang po. You can't let the little foxes spoil the vine. In other words, don't let the little things play. Ay, ito. You can't, sino? Ako? Sige, mabasa ko, Pastor. Okay, mabasa ko, Pastor. Go ahead, po. Ako. You can't let the little foxes spoil the vine. In other words, don't let the little things in life spoil the harvest God has for your future. Mm-hmm. So, yung sinulat doon sa Song of Solomon, it represents yung ating joy, no? Kumbaga, huwag mong hayaan na ma-spoil, masira ng mga little foxes. Yung mga little foxes eh, yung mga annoyance sa buhay natin. So, sabi dito eh, huwag nating hayaan, no, na mawala yung joy na binigay sa atin ng Panginoon. Ang key factor dyan is una-una para lalong-lalo na doon sa mga hindi pa naniniwala kay Kristo. Hindi pa niya tinatanggap si Jesus as their personal Lord and Savior. We all need to believe in Jesus so that we can experience living in victory. Sabi dito, I've heard it said, life is 10% what happens to you and 90% how you respond. So, make sure you respond to life in an attitude of faith and expectancy. Naniniwala ba kayo doon? 10% what happens to you and 90% how you respond. Kasi minsan may maling paniniwala na ay pag naging kasi naalala ko na may nag-invite sa akin na maging Christian or umanim sa simbahan or i-accept si Jesus. Kaso parang meron siyang maling may mali siyang sinabi sa akin na kapag naging Christian ka, proven, wala ka ng problema. Hindi mo na may experience yung pain, magiging masaya ka na araw-araw. And for past 20 years plus, hindi naman totoo yun. Kayo po ba na naging Christian kayo, nawala ba lahat ng problema niyo? Ano ba experience yun? It took time. Mm-hmm. It took time. Mm-hmm. Matagal. Siguro taon ang binilang ko. Mm-hmm. Pero ibig sabihin, naging Christian ba tayo? Hindi na ba tayo nagkakaproblema? Di ba nagkakaproblema pa rin? Nagkakaproblema. Yeah. Definitely. Wala tayong exemption. There is no exemption when it comes to problems. Yeah, so... Mali siguro na kapag nag-invite tayo na i-accept si Jesus as their personal Lord and Savior at meron tayong, but wait, there's more, na parang gano'n, no? Na kiniklaim. Na para tayo nagbebenta ng produkto, but wait, there's more. Kapag ka in-accept mo si Jesus, wala ka ng problema. Hindi ka na makaka-experience ng pain, ng suffering, ng tears. Diba? Wala nang mga api sa'yo. Magiging masaya ang buhay mo. Parang araw-araw, nasa heaven ka. That's not true. Do you agree with that? Hindi naman yes. Kaya nga, life is 10% what happens to you and 90% how you respond. Here's the thing. When you become a Christian,
ang response mo sa lahat ng mga problema, mas maayos na yung perspective mo. Do you agree? Yes. Kasi lahat noon, before, ang response natin, nakabase sa emosyon, yung kung ano yung feel natin, yun yung response natin. Diba? Pag may problema ka, wala kang pera. Kung ang emosyon mo that time, galit ka, adi galit ka, or may... ang problema mo na, limbawa, nakaaway mo yung kamag-anak mo, yung kapitbahay mo, ang response mo that time, ang emotion mo, sobrang lungkot mo, di depression. Kumbaga, nag-respond tayo base dun sa emotion natin. Pero this time, when we became a Christian, hindi tayo nawawala sa problema. Pero you have this Redeemer, this Savior, this beautiful God that explains to you na you can look always in a different perspective, in a beautiful, but you can always give a beautiful response in your problem. Kasi, anyway, siya naman din ang solution sa lahat ng problema natin. Do you agree? Agree. Kaya, in-encourage tayo, no? Na for us to be victorious, to live in kumbaga para masaway natin yung mga foxes doon sa vineyard. Yung vineyard, yung joy natin sa heart. We need to have faith. No. Ano ba ibig sabihin ng faith? Ano buwang inyong pagkakaintindi sa faith? Or pananampalataya? Belief. Yeah. Mm-hmm. In yung paniniwala, no? Yeah. Paniniwala. You hope for something, things na di mo pa nakikita. So, Pero alam mo darating, yes. Yeah. Sa ano, Hebrews 11:1 ba yun? Or? 11. 11 something. Oh. Hebrews 11:1 yata yun na faith is something that you hope for na you don't see, but you know it's there. Diba? Yeah. Oh, kumbaga, it takes faith para ma-please natin ang Panginoon. So, tanggalin ko lang po yung aking ano, background. Kasi, ayan. Sabi nga dito, sure, malamang, things may irritate you, but don't let that irritation last into the next moment. Right? Paminsan-minsan daw, kantahin natin yung let it go. pang-move on din minsan. Ano, at let go natin yung mga, sabi nga ni Elsa, can't hold it back anymore. So let it go. Let it go. Ano ibig sabihin? Basahin mga mini. Ayan. Let it go. Don't try to control everything around you. Instead, release it to God, knowing that His plans are for your good, and He is leading and guiding you in the path of blessing. Amen. Amen. Okay, sige, mag-comment po tayo dun sa statement na to. Ano po masasabi nyo? Ba't kailangan natin mag-let go? Bakit hindi natin dapat kontrolin lahat ng bagay? I-let go natin yung mga hurts, no? I-let go natin yung sama ng loob, yung pagsa natin gumante, yung vengeance, no? Let go natin yung mga sitwasyon na hindi natin makontrol, na we're trying to control. Na sabi nga, don't try to control everything around you. You need to let go. Instead, release it to God, knowing that His plans are for your good and He is leading and guiding you in the path of blessing. Kasi mahirapan minsan i-guide tayo ni Lord papunta sa blessing kapag hindi tayo nagla-let go. Yes. Mm-hmm. Bigyan ko po kayo ng example. Nung bata po yung anak ko, meron kumakain kami sa Jollibee. At may hawak-hawak siya na french fries. Alam niyo naman ng bata, hindi naman nilang ginunguya. Sinisip-sip lang nila, di ba? Yung french fries. Kasi wala pa silang ngipin eh. So, yung anak ko, I was asking for her na ibigay sa akin yung fries. Kasi papalitan ko ng bago. Kasi ano na, sagi na eh. Kakasip-sip niya siguro.
So ayaw niyang i-let go yung fries kasi ang feeling niya kukunin ko, kakainin ko. No? So hindi niya na re-realize na itatapong ko na yon at papalitan ko ng bago. Kadalasan yung Diyos ina-ask sa atin na to let go of our hurts, our pains kasi papalitan niya ng joy. Di ba po? Eh, minsan, may kultura rin tayo mga Pilipino na we love to have fellowship with bitterness. And alam mo yun, kaya nga mahal na mahal natin ang mga telenovela. Wala ba kayo napansin sa mga telenovela? Isa lang ang format. Lahat cry-cry. Yeah, aapihin yung bida, babanga, tapos maghihiganti. Diba? So yun ang tinuturo sa atin, paulit-ulit yun. Aapihin, babangon, maghihiganti. Eh, ang tinuturo ng Biblia ay ibang-iba. Ang sabi ng Biblia, kapag ikay inaapi, kayo nasasaktan, eh, meron nang bubuli sa iyo, merong nananakit sa iyo, ibigay mo lahat sa akin. Itapon mo sa paanan ko lahat yan. Tapos papalitan ko ng galak. Hindi mo kailangan gumante. Kasi sabi ng Biblia mismo, the vengeance is the Lord. The Lord. Yeah, saka kayo. Hindi tayo dapat ang gumagante ang Panginoon. So kapag may taong medyo hindi magandang ginawa sa atin, ipag-pray natin siya at isumbong natin sa Panginoon. Minsan, nakakatakot pa nga magsumbong sa Diyos eh. Diba? Mas mabuti nang isumbong ka sa police, isumbong ka sa judge. Diba? Kasi pwede ka lang ikulong physically. Pag sinumbong ka sa Diyos, mas nakakatakot yun. kapag ang Diyos naging fair and just, nako, delikado, yun ang api sa'yo. Di ba? Ayan, pakibasa po, Sister LB. In Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Ano po ba yung isa? Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. In a future. Jeremiah 20:11. Yes, my dear, I'll be there also. Time's up na ba? Hindi, ano na siya. Aakyat na kami. So I will just, hindi, dadalhin ko lang yung phone ko. Kasi hinihintay ko siya kanina pa. Okay. Hindi, siya sa mga, ano, no? Pinakasikat na Bible verse. Sa Bible, di ba? Pero wag natin kalimutan na originally, historically, ibinigay ito sa mga Hudyo na ito'y pangako ng Diyos dahil sila'y nasa in-captive sila. Kumbaga, sila ay naka-exile, no? At madaming pangyayari sa buhay nila na hindi pumapapor. Pero ang ganda ng pangako ng Diyos. No? Sabi niya, my plans is to prosper you, not to harm you. Prosper. The hope and the future. Applicable naman dito sa atin lahat. No? Kumbaga, minsan na na-overuse lang, pero applicable to. Applicable sa atin lahat to. Kumbaga, pinag-uusapan nga natin, sabi natin kanina, He will be leading and guiding you in the path of blessing. Kumbaga, coming from this verse, talagang sinisignify, no? Sinisil na talagang ang Diyos ang gusto niya to give you hope in the future. No? Ayaw kanyang masasaktan, ayaw kanyang kumbaga iiyak, kumbaga gusto niya maging masaya ang buhay mo. Sabi sa John 16:22, no one can take away your joy. Ayan. Ano ibig sabihin nun? Bakit na nasulat yun sa John 16:22? Sa palagay nyo, pag sinabing no one can take away your joy, para sa inyo, anong ibig sabihin? Because a joy is a choice. Yes, exactly. It's a choice. Kumbaga, halimbawa, i-define muna natin yung great joy. No? Yung joy kasi, yun yung parang, alam niyo si Sir Elvie yung pakiramdam na buntis kayo noon tapos excited na kayong makita lumabas yung anak niyo, di ba? Tapos, kumbaga, yung bang every night kahit puyat ka, kakaalaga ng bata,
nararamdaman pa rin yung joy. Di ba? Kasi sabi nila, wala daw joy pag pagod ka eh. Pero ito, kahit pagod ka, may joy eh. Di ba? So, basahin natin to. No? Kasi sabi kanina ni Sister Lenlen, yung joy, pwede mong piliin. No? Sabi natin kanina dito, no one can take away your joy. Sister Lenlen, makikibasa po. Life may not have turned out the way you planned, but you still have the power to be happy right where you are. God is the source of all joy. And when God gives you something, nothing in the world can take it away. Amen. True, true. Tama nga, Sister Lenin. Sabi mo kanina, di ba? It's a choice. Yeah. Kasi choice mo kung ibibigay mo yung joy. Di ba? Mm-hmm. So, okay, si Tita Fe, kindly read po. That means other people cannot make you unhappy. No circumstance can force you to get upset. That applies to me, Pastor. Nothing can nothing can take your joy. You have to give it away. You're in complete control of your happiness. Mm-hmm. Correct. We are in perfect control of our happiness. Kumbaga, sabi nga dito, worry is a down payment on a problem you may never have. We agree with that, no? Mm-hmm. Think of this way. Bigyan ko ng example. If somebody is rude to you, what they're really saying is, LV, give me your joy. Bawa, somebody cuts you off in traffic. Sasabihin, sinasabi nun, Len, let me have your joy. No? If you're a teacher, your students, if you are a caregiver, or if you are a nurse or a doctor, yung mga patients, no? No, if, pag-alabag, binibigyan ka nila ng hard time, no? They're asking for your joy. Kung nasaan ka man, situations na hindi nag-agree sa'yo, the situation itself is asking you to give your joy to them. But here's the thing. Ganda ng binasa kanina ni Tita Fe. Diba? Balikan lang natin yung binasa ni Tita Fe. Other people cannot make you unhappy. No circumstances can force you to get upset. Nothing can take your joy. Base doon sa John 16:22, you have to give it away. You're in complete control of your happiness. So, you control, no? Kung mawawala yung joy sa buhay natin. Ang tanong, how do we deal with rude people? Una-una is that we don't, una-una, dapat hindi tayo rude. Hindi tayo magiging rude back dun sa tao na yun. Pangalawa, is that we have a choice to give in doon sa ibigay natin yung joy sa kanya, or we choose na ipanalangin siya sa Panginoon and let the Lord kumbaga be in control doon sa tao. Sabi nga dito, you have a choice. Katulad doon sinabi kanina ni Sister Len, and you can give it to them by going around upset, frustrated, and offended, or you can make a much better decision and say, no, thank you. I need my joy. I'm not going to get upset because you were rude and didn't speak to me. So, kumbaga, hindi ko hayaan na ano yan, maapektuhan ang aking galak sa puso. Kumbaga, I'm not going to be frustrated because you cut me off in traffic, for example. Or, kumbaga, dapat you must already made up your mind that every day, it's your choice to live this day a happy day. Do you agree with that? Kaya, I agree. Pastor, ito, may share ako. Sige po. Kasi sometimes, maraming, let's say, mga friends na may mga problema sila, so they tell it to you, di ba? Mm-hmm. So, yung mga misfortune na nangyari sa kanila. So, what I do is I give them, sasabihin, bakit na ginawa sa akin to, ganyan-ganyan. Mm-hmm. So what I do is I give them the benefit of the doubt.
Okay, that's good. Maybe the person needs something or he did it because he is... I look for reason or logic na acceptable. Mm-hmm. And then what I notice is nawawala yung galit nila. Nag-iisip sila. Mm-hmm. And then that's the time sinishare ko na ipagdasal mo na lang yung tao. And after we give good advices, we must not forget to always lift up the name of Jesus sa mga tao na to and to give glory. Kasi everything, kung bakit sila nagla-lighten up yung face nila. Well, there's a factor yung wisdom na na-receive nila sa atin. But remember that wisdom only comes from Jesus. You must always acknowledge that you feel good because Jesus wants you to feel good because you saw the different perspective. Natutunan mo ang pagpapatawad, natutunan mo ang pagpili na, alam mo yun, na pwede naman palang hindi ako mag-fellowship with bitterness. Well, actually, sometimes ikaw yung victim. Mm-hmm. Katulad ko, binisita ko yung storage ko. Pagbukas ko, kalahati na lang yung laman. So, nakaka-ano nga yun, no? Nakaka-frustrate yun. Tapos, di sabi ko, ba't konti na lang to? Hindi ito yung aking... Tinignan ko pa yung pinto. Sabi ko, aking ba itong buksan ko? Baka pareho na kami susi. Hindi eh. Pero ang inisip ko na lang, tapos sinitignan ako kasi bag binuksan mo yon, bago mo buksan yung storage mo, sasamahan ka ng taong, ng security guard. Mm-hmm. So gusto ko i-accuse gusto ko sana magreklamo. Mm-hmm. Pero inisip ko, ang in-storage ko naman, sabi ko, mga bago yon, mga bagong blankets, mga ganun, gamit. Wow. Pero kaya ko in-storage, kasi hindi ko pa kailangan. Mm-hmm. Pero inipon ko na yung mga para pang Christmas, pang ano. Kasi di ba, baka yun na nga, inisip ko na lang kung ano yung, baka yun na nga ila, yung taong kumuha nun, yung sumungkit or whatever. Kasi yung storage namin, kahoy lang ang pintuan. Wala namang damage yung pintuan. Mm-hmm. Pero before, may puwang sa bubong, yung hindi siya sagad, yung kanyang divider, hindi sagad sa ceiling. Mm-hmm. Tapos nung binisita ko siya this last Friday, sagad na yung, pinalitan na yung wall, nakasagad na siya. Naka-cover na yun. So sabi ko, I'm sure may naganap na nakawan dito. Mm-hmm. Tapos, kasi kinover nila yung ano, yung taas eh. Kumbaga, parang, oh, excuse to, bakit hindi na sinabi sa amin na papalitan yung dingding. Mm-hmm. So inisip ko na lang, baka, sabi ko, inisip ko na lang, kasi nung time na kumuha ko, nag-check doon, meron mga home, yung COVID time. So, marami sila doon na nag-ano. Sabi ko, baka kinuha, pero ayoko isipin yun. Mm-hmm. Idinideny ko na lang sa sarili ko. Sabi ko, baka mas kailangan nila. Anyway, siguro sabi ko, chineck ko yung mga nawala. Alam ko naman kasi kabisado ko. Mga blankets. Sabi ko, ay, in-necessity nila yon. Tapos, nung pagpalabas ko, sabi ko sa security guard, anong business ang ano mo? Sabi ko, sabi niya, oh, plano namin mag-ano, yung trip shop. Teka muna, baka nandun yung blanket ko. Oh, sabi ko, hindi ko na iisipin na hahabulin ko pa yun. Mm-hmm. Isipin ko na lang, lilipat na lang ako ng storage. Pero otherwise, anyway, kaya mo naman in-storage yun. Excess yun sa ano mo eh, sa apartment mo. Yeah. Yung space mo. So, sabi ko, let go. One classic example of frustrating experience mm-hmm. yung binanggit mo, sister. Ano? At may maganda nga sinabi kanina na you give the benefit of the doubt. No? That is one mm-hmm. thing gusto nang gawin ng Panginoon sa atin na we must always give no, benefit of the doubt. So, dito, pakibasa si Sir LV. Susunod na slide. Ano ba siya? Nakamute po kayo, sister. Nakamute kayo, sister LV. Ayan na po. Instead of giving them your joy, give them mercy, grace, and understanding. Mm-hmm. Give them the benefit of the doubt and keep your joy because only you are in control of your happiness. Amen. Sakto yung sinabi ni sister Blende. Giving the benefit of the doubt. Di ba?
And bis na ibigay mo yung joy dun sa mga tao or sitwasyon, even situation, frustrating situations. Kasi doon, wala ka nang masisint tao. Isa example niya. So, it's a situation. Bawa naman, meron naman may magandang may tao na medyo naging antibiotic sa buhay mo. Imbis na ibigay mo yung joy mo sa kanya, ang sabi, ibigay mo yung mercy, grace, and understanding. Ang tanong, saan mo to na, saan mo to na imitate? Saan mo to nakuha? Saan mo natutunan yung mercy, grace, and understanding? Sa pakikipagrelasyon mo kay Kristo. Diba po? Nagmamanifest yung iyong mercy, yung iyong grace, yung iyong understanding. Dati wala naman tayo niyan eh. Ang alam natin eh, ngipin sa ngipin, di ba? Mata sa mata. Yun ang tinuro sa akin kaya ng pelikula ng mga pelikulang Pilipino na kapag ka inapi ka, lumabang ka at magiganti ka. Mga tinuro sa atin ng mga teleserye. Kapag ka inapi ka, magpayaman ka, magpaganda ka, balikan mo, sampalin mo yung... sampalin mo yung kontradida. Lumang nagdurugin ka, ha? Diba? Yun yung kultura natin, yun natutunan natin, di ba? Kaya nga, ano, gustong-gusto natin si, ano, si President Digong dahil pag nagsalita, talagang, ano yun, kaya nanalo siya eh. Dahil pag sinabi niyang, kumbaga, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Kumbaga, yun yung culture natin eh. Pero yung kultura ng Bible, ibang-iba eh. Sabi dito, eh, inaapi ka na, pinapasama na ang loob mo, ninakawan ka na, di ba? Give mercy, give grace, and understanding. Kasi, bakit may moral authority si Jesus na sabihin yan? Siya mismo, di ba? Hinubaran, sinaktan, walang kasalanan, pinagbintangan, pinatay, di ba? Lahat ng kahiyan, inabot niya. Anong binigay niya? Mercy, grace, and understanding. Pinag-pray pa niya. Yep. Pinag-pray niya. Sabi niya, Father, no? Hindi nila alam yung ginagawa nila. Di ba? Ito, binanggit mo kanina si Sir Lennon, give them the benefit of the doubt and keep your joy. Mm-hmm. Because only you are in control of your happiness. Hindi yung halimbawa, naku, hindi niya na ako pinapansin. O kaya, naku, hindi niya na ako inad sa Facebook or hindi niya ako binati ng birthday ko or hindi niya ako in-unfriend ka or whatever. Or halimbawa, hindi niya na ata nagustuhan niya binigay kong ulam. Baga, give the benefit of the doubt. Oh, nakita ko sa church, ba't nakasibangot siya? Siguro masama ang loob niya sa akin. Not everything is all about us. Maraming may pinagdadaanan lang yung tao or merong problema or alam niyo yun. We must give the benefit of the doubt. Ilang beses ko na ako na nawalan. Ano yan? Kailan ba yung sitwasyon? Nawalan ng ano? Ng bike? No. Hindi yung ano. Ay, ganun eh, nawalan ng bike. Pero in late, recently lang, may nagtapon ng basura doon sa basurahan namin. Eh, kakalinis ko lang. Sabi ko, ano ba naman itong mga kapitbahay ko? Baga, kagad iniisip ko, yung pala, anak ko yung nagtapon. So, baga, nahiya ako kasi hindi ako nagbigay ng benefit of the doubt. Alam niyo yun? Baga, nasa isip ko. Sinisip pa yung kapitbahay. Sa isip ko, sinisisip ko na yung kapitbahay. No? Wala lang palang ginagawa masama. Tawa mang kapitbahay. Diba? Kayo ba may mga experience ba kayong gano'n na parang yung sabi ng isang pastor eh, masama ang loob niya kasi birthday niya. Binati na siya ng apat niyang anak. Yung isa niyang anak, hindi pa siya binabati na nasa Amerika. Tapos, kinabukasan, tumawag yung anak niya, binati siya. Although, okay naman, masaya siya kasi binati siya ng anak niya, pero late na daw, baka nakalimutan. Pero na-realize niya na advance nga pala sa Pilipinas sa isang ano, almost 14 hours or 15 hours. So, kumbaga, yung birthday niya, talagang eksakto lang nung tumawag yung anak niya. And he felt bad kasi alam niya kung ano-ano nang inisip niya doon sa anak niya. Na, ano, buti ka mawala ng mana. Oh. So, we give the benefit of the doubt to people. Kasi pag hindi tayo nagbigay ng benefit of the doubt, it will rob us of our joy. You agree? Sabi natin eh, catch for us the foxes, the little foxes that ruin the vineyards. Our vineyards that are in bloom. In bloom pa naman dahil sa Panginoon, di ba? So, palitan natin, catch the kambing, the asong gala, the pusang gala, yung mga daga, that ruin our pananim. Parang ganun. Yung mga pananim natin
na in bloom. Ayan. So, sabi nga, you can let the little foxes spoil the vine. In other words, don't let the little things in life spoil the harvest God asked for you. Sabi nga, eh, ask from Him. He is the giver of the great joy. May iniwala po ba tayo doon? Agree. Ang Panginoon lamang ang nagbibigay ng joy. Okay, any comments, any suggestions, any inputs, any takeaways na natutunan natin ngayong gabi? Yun, takeaways, maganda yun. Or any prayer request para manalangin tayo? It's a great 1 hour with you guys. Ayan. Takeaway muna. Ano yung ating takeaway? Or pwede natin sabihin na, ito yung natutunan ko ngayong gabi. Ayan. Let's start with Tita Fe. Tita Fe, any takeaway? Sure. Maganda ang study natin ngayong gabi because anywhere we go, kahit anong bait natin, mayroon talagang matatagpuan mo na yung parang masama kang tao, yung ganon, natural talaga yun, kahit saan ka pupunta, you cannot please everybody, di ba? Mm-hmm. Pero sa ating human nature, stimulus outside, these problems are like the stimuli. When the stimuli comes to your body, it affects your body in the natural. So, ang natural sometimes, common thing that happens sometimes, especially for the weaker sex, the women, for example, you know, napapaluha ka, napapaiyak ka. And science says that crying is a kind of therapy. Kaya yung namamatay ang loved one natin, ganyan, umiiyak tayo, kung saan sasabihin, huwag kang umiyak, magkasakit ka, or whatever the reason is, but hindi, kung minsan hindi nila na-realize, the crying is a form of therapy. Pagka umiyak ka, katulad ko, kung halimbawa, this is really true of me. Nasaktan ako masyado ng isang taong malupit, let's say. I really give it to the Lord kasi tama yung mga sinasabi natin ngayon. Talagang perfect yun. We give it to the Lord. But even if we get hurt, nandoon pa rin yung joy natin sa loob. Nandoon pa rin yung trust natin sa loob that God will always do His part. You know, huwag tayo mag eye for an eye, a tooth for a tooth. Like we surrender ourselves to God. But nandoon pa rin yung natural consequence, natural effect ng ating emotions. Katulad ko, talking about myself, mapapaiyak talaga ako because when I cry, I feel like parang nabawasan ako ng something mabigat, you know, nababawasan ako. Yun nga ang sabi ng science is therapy, a form of therapy. I really, what everything that we have discussed tonight really is perfect. Talagang totoo yan. When we are really, when we feel, when we are close to God, you know, talagang yung mga ganyan, hindi yun maiwasan natin. Talagang darating sa buhay. Although iba-ibang degrees, you know. Pero kahit kung anumang reaction natin, we don't do any revenge to anybody except we pray, but we have a trust in the Lord that yun ay mga trials lang, but we need also the help of others. Just like when I was affected so much, I called for the help of my pastor because it helps a lot, you know, to get away with the ill feeling. I mean, the sad feeling. Amen. Di ba, Pastor? Amen. Opo. Yeah. Amen. Amen. Pastor, may tanong ako. Sige po. Pero, Pastor, ito pa. I really believe
na kahit anumang gagawin na masama ng tao sa akin, mm-hmm. I strongly believe that as long as wala akong ginawang masama, amen. Kahit na wala akong opportunity to explain, mm-hmm. you know, yung ina-accuse against me, mm-hmm. I believe with all my heart that God is with me. Amen. And I pray for that person, that God will renew the mm-hmm. mind of that person, change mm-hmm. that person, and be what he ought to be to please the Lord. Thank you, Pastor. Amen. Amen. Ano yung Sister Lenlen? May tanong pa? Kasi na-experience ko. So, pinagdasal mo yung tao kasi, let's say, someone did not good to you or you feel you were hurt. Mm-hmm. Tapos pinagdasal mo. Then all of a sudden, something happened to her or to mm-hmm. him. Mm-hmm. Do you have to rejoice? Although yung nabalitaan mo, na-feel mo na is yung pain mo. Mm-hmm. Pero, ang tanong, is that, let's say, do you consider that as an answered prayer? First question mo, do you have to rejoice kapag kami na sa mga nangyari mo sa tao? Una, we are not, we're not supposed to be happy sa misfortunes ng iba. Whatever kasi ang Lord natin ang equalizer. Whatever na gawin ng Panginoon, halimbawa, may ginawa sa atin ano, na masama yung tao. Pagkatapos, humingi ng tawad siya sa Lord, na-realize niya na mali siya. Tapos nag-decide ang Lord, hindi ko na siya paparusahan or wala nang consequence. Halimbawa lang, decision ng Lord 'yon. Kumbaga, wala tayong right na i-ano yun, i-questionin yun. Kasi decision niya yun eh. Kasi tayo mismo pinatawad din, di ba, nung sumakasalan. Yeah, so, at saka humingi naman ng tawad yung tao. Pero we don't know kung humingi siya ng tawad. That's because what we're praying is ourselves, di ba? Hmm. We don't know what took place or kung ano yung hiningi niya, kung nag-pray siya, kung Christian siya, or whatever. It's just so happened na hindi mo alam but something happened to him or her. Mm. So, di ba? Ang iba, ang reaction nila is, buti nga sa'yo. Di ba? Di ba? Buto naman eh. Masama yun. Hindi, di ba? Masama yun. Yun lang. It is not something that we should be practicing, no? Buti nga sa'yo. No? It's cultural, but it's not biblical. What I mean by cultural, natural lang sa atin, lalo na mga tayong mga Pinoy. Nainis tayo sa isang tao, nadapa, buti nga sa'yo. Parang ganun, ano? Pero biblically, pag sinabi natin, the vengeance is the Lord's, settled na tayo doon. Kumbaga, pag sinumbong natin sa Panginoon, alam natin, ang Panginoon, ibibigay yung tamang consequence doon sa pagkakamali ng tao. Kasi siya yung judge eh. Siya yung fair judge, no? Kumbaga, labas na tayo doon. Kumbaga, wala na tayong kinalaman doon. Kumbaga, parang ganun. So, halimbawa, example. Kasi ang feeling ko pagka nangyayari yun, parang yung galit mo, nawawala, di ba? Mm-hmm. Mm-hmm. Nawawala yung galit ko eh. Pero hindi ako kumikibo. Yung hindi ako nagko-comment. Quiet lang ako. Ang tanong kasi, is the feeling valid? It's a feeling. Kumbaga, it's a valid feeling, but it doesn't necessarily, it is a right feeling. Kumbaga, kasi lahat naman tayo nasa stage na na pinapaliwanag sa atin ng Panginoon. Maaring ako, noong mga panahon na sisimula ako makakilala sa Diyos, kapag nakita ko na yung gumawa sa akin na mali, nagkakaroon ng mga pagkakamali sa buhay, siguro ang reaction ko rin ng mga first early stage ng buhay ko sa buhay ko sa ano, buti nga sa'yo. Pero okay, parang really, ang feeling ko, no, before, gano'n, nung bata-bata pa ako. Pero ngayon, parang... Yeah, eventually... Hindi ako nagko-comment, nag-iisip lang ako, pero yung heart mo, medyo nagumagaang ng konti. Eventually, we reach diba? A stage na ano na parang, okay Lord, ikaw na... It's like... I think like parang that's our, parang yun ang ano natin, human nature, yung parang yun ang agad-agad na reactions natin when you don't have Jesus talaga. It's
Ayun ang sabi ko, it is a valid feeling, but it's a valid feeling, right? It's not necessarily the right feeling. Okay niyo po? Aha. Okay. The right feeling is what God has taught us kung ano yung dapat nating reaction. Parang ganun. Nabasa ko nga yun. Nalagay sa ano sa Bible, love, pray for your enemies. Di ba? Mm. So, parang ganon, yes. Parang you have to love them. Parang iano mo, parang it is a parang reverse psychology. May iba, reverse psychology mo, be nice to them. Mm-hmm. Parang ganon. Yeah. So it's biblically speaking, we have to do good with them also. Huwag natin palitan ng the same thing that they did to you. Yeah. Siguro what Tita Lenlen means is like it's like a validation to herself. Uh-huh. I mean, the Lord is listening to your hurts, to your pain. Mm. Yes, right. It's a validation, but you're not like really mad to that person or galit ka. Uh-huh. Kasi I've experienced that eh. Nung ako eh, muntik na ako mapauwi nga nun sa Philippines eh. Kasi na-racist ako nun sa trabaho. Eh, pero eventually, what happened, yung gumawa sa akin ng evaluation, na-promote siya pero na-demote ng sobra-sobra. So, mm-hmm. I mean, parang feeling mo, parang masaya ka dahil na-gantihan ka na ng Lord. Pero alam mo yun, the Lord knows everything, every pain that we're experiencing. And He is able to handle it in His way and in His time. Mm-hmm. And it's true na sometimes you feel that way na ano yun na hindi mo na sinasabing buti nga nangyari sa yun, pero alam mo yun, para you feel na gumaan. Yes, gumaan ng ano, relief, that you're validated. Yes. Mm-hmm. That you're validated na alam mo yun, the Lord is listening to you, the Lord knows your hurt and your pains. Mm-hmm. And He is able to lift you up from that despair. And most of the people na nasa mga prophets, ganun na nangyari sa kanila. Di ba yung si Isaiah, kumbaga talagang nilift up sila ng Lord sa mga circumstances sa buhay nila na hindi nila ina-expect. So yun. Kaya talaga makikita mo talaga yung hand ng Lord talaga. Lalo na kung ikay nagpe-pray talaga at nagdadasal at close sa Lord. Yeah, that's true. Si Sir Elvie, yeah, takeaway. Takeaway doon? Yeah. Kasi na-experience ko rin yung mga ganyan eh. Mm-hmm. Yung mga bagay na yan. So sabi ko, why should I put my, yung parang, ba't ko ibibigay yung, ba't ko aalisin yung joy sa puso ko? Mm-hmm. That I know that my Lord is with me and that no one can take away that joy from me. Mm-hmm. Yung kahit na ano pa yung mangyari, kahit na ano pang sabihin nila, minsan hindi na lang ako kumikiboy and I know my Lord will do something para i-vindicate kanya yan. And yung favor ng Panginoon, I always ask the Lord for it. Mm-hmm. Hindi kanya talaga papabayaan sa ano na yon, sa sitwasyon na yon. Mm-hmm. The Lord will do something. Maganda sa Lord kapag wala ka talagang ginawang masama at mali. Yeah, right. Vindicate ka niya, for sure. Vindicate ka niya, yeah, that's for sure. Minsan matagal yung panahon. Pero, ano yun, alam mo, darating yung panahon na vindicate ka niya. Yeah. So, and it's a big relief, kaya nga nasabi ni Sister Len. Mm-hmm. It's a big relief. Yan. Sister Len, then, it's a big relief. Ah? Takeaway, any takeaway pa sa'yo, from you? Wala eh. Basta iniisip ko na lang benefit of the doubt and then pray. Yeah, and pray, right. Ikaw lang, take away. Yeah, yung ganun nga din. You pray, sometimes we pray na, Lord, baguhin niyo po yung puso niya, Lord. Pero yun nga, sort of a strike of a balance na, Lord, baguhin mo rin yung puso ko. Diba? Yeah, yung confirmation. That's right. Kasi sometimes it's, like the situation na experience natin, sometimes dumarating sa punto na parang naasar ka at naasar ka din sa tao. Pero baka yung reaction natin ang mali. So we pray to God na baguhin yung reaction natin. And
let God put it in the right perspective. Kasi if it's in the right perspective, I mean, the joy is right. Amen. Yeah. Mm-hmm. True. Okay, so it's a blessed night. It's a blessed 1 hour with you guys. And thank you for joining us. We hope to see you again next Friday. Ang ating Friday Life Group ay 6 to 7 p.m. Pero eventually, magiging 6 to 8 or magiging 7 to 9. Depende kasi yung eventually, pag nagkaroon na tayo ng in-person meeting, ililipat natin sa Friday yung prayer gathering natin. So after na Life Group, magkakaroon ng prayer. So papanalangin natin yung church palagi. And on October 4, we're looking forward, we're praying for it, na hopefully we can reopen soon on October 4. Yun, so excited na tayong lahat, magkita-kita. Although walang chibugan after. Yun yung ano eh. Walang gustong summer ngayon, iinit. Sige, hindi bagay yung tinola. Manalangin tayo. Siguro, nag-opening prayer si Sister, si Tita Fe, si Sister Elvie naman ang mag-closing prayer for tonight. Okay. Sige po. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, salamat po sa gabing ito na ipinagkalob niyo sa amin. Sa lahat po ng aming mga napag-usapan, sa mga panahon na kami nasaktan, sa mga panahon na kami nagkaroon ng alitan sa iba, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, kayo po ang siyang gumagawa ng ways to give back our joy sa mga bagay na ito. At kayo aming ang lalapit. Kayo lamang ang aming lalapitan. Because we know that you can do everything, Lord God, if we give it unto you. If we open our hearts, O God. Kaya po sa panahong ito, Panginoon, patuloy niyo po kaming baguhin, patuloy niyo po kaming palakasin sa aming pananampalataya para po aming ma-overcome lahat ng mga bagay na dumarating pa sa amin, Panginoon. Lalo niyo po kaming, lalo pong maging malalim ang aming pag-ibig sa inyo, ang aming pananampalataya. Kaya po sa gabing ito, Panginoon, sa aming pagtulog, sa aming pagpapahinga, kayo pa rin po ang aming... kayo pa rin po ang gumabay sa amin sa lahat ng panahon. Kaya po sa oras na ito, may continue to bless each one of us, Lord, especially our pastor and the family. Protect them, Lord God, and continue to bless them. Kami pong lahat, protektahan niyo po kami sa anumang virus pa, Panginoon, na nandito pa sa amin, Panginoon. Protect us, Lord, every day. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, God. It's a productive 1 hour with you. Naman ako salamat po, Pastor Jeff. Kahit na umaalis-alis po ako, pasensya na kayo kasi naliligo po yung alaga ko kanina. Okay lang, naririnig mo naman. Kailangan ko siyang puntahan, tawag siya, ganun-ganun ako. At least, joyful kasama yung kasama mo. Blessing, malaking blessing. Buti na lang, may Friday, no? Kundi kasama mo yung boss mo sa mga... sige, guys. Yeah, pag 6 to 7 talaga. Between 6 to 7, nag-shower siya, kumakain siya, after eating, shower, ganun siya. We'll see you on Sunday. Ang topic natin sa Sunday ay be still. No? Be still and know that I am God. So, okay. Oh, nanay. Ganda yun. Okay, be still. Thank you. Salamat po. Good night. Bye, Tita Fe. Bye-bye. Bye, Tita Fe. Bye, Sister Len. Bye-bye. Have a good evening. God bless all. God bless. Thank you. Bye. Bye-bye po. Thank you, Pastor. Good night, everybody. Good night. God bless you all.